Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Master Galen. Andito na naman po ako para magbigay ng dagdag kaalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical health. Kaya kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, click mo na po yung subscribe button at notification bell para maging updated ka sa mga darating ko pang i-upload na video. Dahil ito pinapanood nyo ngayon ay maaaring magiging related sa mga darating ko pang i-upload. Kaya po, panoorin mo po. Yung blood coagulating factors po natin, no? So yung coagulating factors natin, so yun ang tawag po dun sa test na yon ay yung prothrombin time or yung protime natin, no? So yan po yung normal na time frame para magclot po yung dugo natin, no? Kasi hindi naman po pwedeng hindi magclot yan, di kasi kung hindi magkaklot yan, di severe bleeding ang mangyayari po sa atin. So then ang normal value po ng prothrombin time po natin ay nasa 10.9 to 12.5 seconds, no? So kung may problema po tayo sa atay or may damage yung liver po natin, so magiging abnormal po ang value niyan, no? Pag tinest po tayo. Pero nangyayari din po 'yan sa mga kahit walang problema sa liver, no? Halimbawa, meron kang bleeding disorders, no? May mga hemophilia ka, so maaring maging abnormal din yung value po niyan. Tapos halimbawa meron kang vitamin K deficiency, so alam naman po natin na ang vitamin K po ay nakakatulong po sa clotting factors natin na maging maayos, no? So pag may deficiency ka po diyan, magkakaroon ka ng bleeding, no, ng severe bleeding na maaring tumagal yung pagclot ng dugo mo. At kung ikaw naman halimbawa ay gumagamit ng mga blood thinners, no? Kagaya ng heparin, warfarin, so maaaring maging mataas din po yung value niyan ng prothrombin time po natin. Ulitin ko po, hindi lahat ng abnormal na level ng prothrombin time natin ay dahil sa liver disease. So yan po yung mga ibang dahilan kung bakit maaaring maging abnormal yung result ng prothrombin time po natin.